Doc Vito, may anak po ako. 2 linggo na po siyang natuli or na-circumcise. Hindi pa rin po gumagaling. 2, namamaga pa rin po ito. At 3, may mabaho po tayo na amoy. So kung kayo po ay isa sa mga pasyente or magulang na may gantong katanungan after po na circumcision, malamang itong video na to ay para po sa inyo. Kadalasan kapag meron tayong gantong mga problema, ang iba, ginagawa po nila is nag-self-medicate o gumagawa po ng mga herbal supplement na maaaring hindi angkop po para sa inyong pasyente. So kung kayo ay may gantong katanungan, i-share nyo po itong video na to. Kung ang pasyente po natin, ang unang tanong, ano po ba yung usual healing time ng circumcision? Is around 10 days minimum, up to 14 days, depende po kung ano po or gaano kaganda ang pagkakalinis ng sugat. 2 po kapatid, yung pamamaga or pangangamatis na tinatawag natin, swelling. Kadalasan po ito, nawawala ito within 7 days kung talagang umiinom kayo ng tamang antibiotic at pain reliever na prescribed sa'yo. At 3, kung meron kayong naamoy na foul smelling discharge or merong lumalabas yung sa mismong pinag-operahan, malamang ito ay isang indikasyon po ng infection na maaaring baka hindi natapos yung gamot or hindi kayo sumunod sa instruction kung paano po linisin ang sugat. So kung ang ating pasyente ay may gantong presentasyon, hindi po dapat kung anong klaseng gamot ang dapat ibigay dahil kadalasan ito magandang ma-evaluate ng doktor na nag-opera or ipakonsulta sa malapit na hospital or clinic para ma-assess natin kung yung discharge po ba ay doon ba mismo sa pinagtulian. Second, baka naman may ibang factor kung bakit hindi gumaling agad, bakit pa rin nangangamatis, hindi maganda yung pagkakainom o pagkakalinis ng isang pasyente. Baka hindi sumunod sa mga instruction ng doktor or hindi tinapos po yung gamot. At 3, matagal po yung circumcision, depende po kung komplikado yung procedure. Kasi yung iba naman, dumating sa isang clinic o sa isang operating room, biglaan, hindi nakapaghanda yung pasyente pero yung magulang gusto. Second, yung pasyente ready po, mentally and physically, kaso nung natakot, may umiyak, kinabahan, at napilitan lang pong magpatuloy. So kung kayo ay may mga gantong katanungan, maaari nyo pong i-comment below na matulungan ko po kayo. So kung kayo po ay may magpapatuloy pa lamang, humahabol po kayo, ito po yung mga uncommon complication lamang po na kailangan natin seryosohin. Make sure na kayo po'y handa, kailangan pong ipinapaliwanag ng mga doktor kung ano yung dapat i-expect bago sa procedure at pagkatapos po ng procedure. Sa bago po tayo gumawa, in-expect natin na kompleto yung gamit, prepared po kayo, nakapagpahinga ng maayos, at the same time, kayo po walang komplikasyon, walang sakit, or kung may ininom ng vitamins, make sure po na in-inform nyo yung doktor. After procedure, kung napapansin nyo natapos, after several 6 to 8, 12 hours, nagdudugo pa din po, okay, pwede kayo nakakaihi, at nagkakaroon po ng discoloration, pagbabago ng kulay sa mismong pinag-operahan, hindi po gumagaling sa loob ng 2 linggo or namamaga pa rin po. At kung ito po ay tingin nyong may discharge, magpakonsulta po kayo sa pinakamalapit na doktor. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal, mapagpalang araw sa ating lahat.